Alagamin tito, tita mo. Basta doon ko nalang makitira sa bahay nila. Para walang gastos. Pal pala, palamunin. hindi naman. I mean, makikitira ka lang. Bilang baguhan ka dito. Papayag yun. Ganun naman tayong mga Pilipino. Maganda ang ating, ano tayo, meron tayong strong family ties. Masyado tayong hospitable sa mga tao. So, kung hospitable ang mga Pinoy sa mga bisita, dapat ganun din sa kapamilya. Hello guys! Ayan na! Grabe, sobrang lamig. Parang negative 17 yata. Umuusok pa yung bibig ko, no? So today is Saturday. Welcome to Chicago. Eto, maski naninigas na ako dito, ha? Sa mga nagre-request ng gusto ng walking vlog, eto na! So ayan. Wait. Papakita ko lang sa inyo. Grabe! Ang lamig! My location, kita nyo ba? Negative 14. So, sobrang lamig. Andito kami ngayon sa McDo. Bibili lang ng kape si Bossing. So, ayan. Nakamask ako, by the way. Tinanggal ko lang, wala naman tao eh. Shoutout sa aking earmuffs. Ang lamig! Ganarn! So, ito na ang halo-halo challenge! Joke! Hindi ko kaya. Mamaya may wiwi ng aw-aw! So, baka madumi. Ito oh. Gusto nyo ba? No, ayoko. Wait, magsasagot tayo ng mga tanong. Simulan na kagad natin. Habang nag-aantay. Lalakad-lakad lang kami kasi, you know, Saturday morning, may araw. Kita nyo, mataas ang araw pero wala lang. Mataas ang araw pero sobrang lamig. Basta naman kayo dyan. Malamig ba ngayon sa Pilipinas or kung nasaan man kayo ngayon? Okay, puntahan na natin ng video. Ang video. Yung latest video, sasagutin na natin. Ayan na, wait lang ha. Sasagutin natin pero wait lang. Inom lang akong kape. Di ba yung iPhone, kapag sobrang lamig, parang blurry yun, no? Gets mo? Yung parang may delay. Oh yeah? Hindi ko alam. Ayun mo ba din? Hindi, yung cellphone mismo kapag nag-unlock ka, kapag na-navigate ka. Ay, bagay, hindi ka naman kasi nag-alakatas mo. Hello guys, ayan, so lakad-lakad lang sa park. Uy, may snowman! Wait, papakita ko sa inyo. Meron siyang flag na ano. Ayan na. Ay, ay. Grabe, all white siya ngayon. All green to dati. Eto na yun, joggingan. Walang tao! Aga pa kasi. Tulog pa yung mga tao. Para tayong mga probinsyano, yung mga maaga magising. Next shift. Ayan, dito. Humanap muna ako ng spot. Kasi sobrang lamig eh. Tsaka hindi ko mahawakan yung... Mahawakan? Hindi ko manavigate yung phone. So ngayon, bibilisan na natin yung pagsasagot sa mga tao. And by the way, bago natin simulan, sana mag-subscribe kayo sa channel na to. I mean, sa channel ko. And if hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated kayo kapag meron akong bagong upload. Sagutin na natin yung mga comments doon sa last video. Okay, game. Ang lamig, sorry. Ang lamig! Grabe! Okay. Bro, support here watching by Chef TV. Thanks, bro. Gasparsan, idol pa shoutout. Shoutout! Shoutout kay Gasparsan! Yan. Next, Colleen Makiling. Sorry, sobrang bilis ang lamig. Thanks for noticing po, Kuya Vince. You're welcome. Salamat sa pag-shoutout. Super funny. And yeah, sa LB, UPLB po ko ngayong bachelor's ko. One more thing, familiar ka rin po pala sa Mount Makiling. Oo naman, pag nag-ano kami, nagpapansol kami, nakikita namin yung ano eh, yung Makiling. Tsaka merong resort dyan dati na sigat eh. Yun yung pinupunta namin dati. Anyway, nakalimutan ko na yung pangalan. Splash Mountain ba yun? Nakalimutan ko na. So yun. And sure thing na pwede ko kayo ma-tour doon. Pag nagbakasyon siguro ako dyan. More vlogs and blessings. Thank you. Same to you. Keep safe. Keep safe and stay safe. Paul tulit. Harold Badwa. Sir Vince po, shout out. Ah, Sir Vince pa shout out. Harold Badwa, shout out. Thank you, sir. Question. If ever po maging citizen yung sister ko and next yung father ko, nandyan na po sila sakali, may chance kaya ako makuha nila? I'm 34 years old and married na dito kami ng family ko, Pinas. Pwede kaya kami makuha o mahirap na kung pwede anong pathways programs?
thank you lagi po kung nanonood sa'yo, Harold. Maraming salamat. Nakikita ko yung pangalan mo, so I appreciate it. Pwede ka nilang madali dito and your family, pero kapag yung sibling mo yung nagpetition sa'yo, alam ko matagal. And 34 years old ka na, di ba? Mabilis kapag younger than 21 years old. So, pwede ka naman nilang madala dito. Yun lang is mag-aantay ka. Ang importante is start na yung petition. So, oh, go nyo lang yun. Promise. Super worth it kapag nandyan na, kapag pupunta na kayo dito. And by the way, hindi lang naman ikaw yung nakakaranas nun. Marami akong kilala na more than 10 years yung inantay, pero yung iba nasa Pilipinas pa, yung iba naman nandito na matagal yung inantay, pero worth it, di ba? And alam ko, mas gagawing okay ni President Biden yung immigration laws, kung ano man tawag doon, immigration rules, di ba? Malay mo. Next, Kim Crisostomo, brother, classmate. Alam ko anong course ni Kuya Vince, wala mag-classmate tayo. So yun, God bless ulit all, God bless Red bro, more power sa'yo din, and yun, keep commenting. Next, hi, it's me. Yes, push mo na sa every other day vlog kung kaya lang eh, no? Pero as much as I can, gagawin ko talaga. Gaya nito, vlog agad. Sakto, nag-vlog ako kasi lumabas kami, lakad kami. Naalala ko, maraming may gusto sa inyo ng walking vlog. Well, hindi to walking vlog kasi mahirap nga, pero at least nasa labas, di ba? Hindi yung puro sa loob lang ng bahay. Ito, hawakan ko na muna para makita nyo naman. So, ayan, ito yung itsura ng park na nagmukhang North Pole. Next, Lou Antoinette Cocon. Thank you for answering my questions. Question? Pero here's another one po. If ever ba may employer na willing mag-sponsor or petition sa akin for work visa, makakapag-work na po agad ako dyan? Alam ko hindi agad, mag-aantay ka. Pag working visa, may antay-antay din. Nako. Sa mga naka-working visa nga dyan, gaano katagal yung inantay nyo? Comment down below para kay Lou Antoinette Cocon. And aalamin ko na rin sa friend ko. Message mo, DM mo nga ako sa ano, sa Instagram para masagot natin. Forward ko sa friend ko na naka-working visa. Or need paintayin yung social security number or work permit. Oo, kailangan yun antayin. Yung sa akin, yung social security. Mga 3 weeks yata yung antay ko. 2 weeks to 1 month siguro. And if need pa po hintayin before makastart ng work, tutulungan ka po ba nila sa accommodation pagdating dyan? Depende sa employer. Gaya ng sinasabi ko sa ibang vlog, meron mga employer na 1 month binibigay yung accommodation and then kailangan mo maghanap after. Yung iba naman wala siguro, di ba? Depende naman sa company yun. By the way, sa San Francisco, California nga pala ako balak mag-work sa Radtech. Follow-up question lang, in demand din po bang Radtech dyan sa Chicago? Thank you and pa-shoutout din po. Naku, meron bang mga nasa medical field dito? Wala akong idea kung in demand yung Radtech. Ang alam ko lang, in demand talaga nurses. And yung mga CNA or yung mga nursing aide, certified nursing assistant. Yun, mga in demand yun. Radtech, naku, hindi ko sure. Pero baka siguro din, kasi bilang nasa medical field, di ba? Parang feeling ko, yun yung klase ng karir na hinding-hindi mawawala. So, ayun na nga, naputol yung video. Okay, at sobrang lamig, naninigas na ako. Tuloy na natin ang video at ang pagsagot sa mga comment. Lasing na pala eh, no? Wait lang. Lakas ng snow, guys. Kailangan painit. Joke. Okay, did I answer your question ni Lou? Ano pa ba sabi niya dito? Follow-up question lang, hindi man din ba? Ay, yun na pala yun. Ulit-ulit. Thank you and shout-out rin po. Shout-out! Shout-out, Lou Antoinette Cocon. Thank you. Yan, next is Ernesto Pogi. Ang layo naman. Akala ko pa naman, parang sa trabaho ko lang dati na parang Yakit Ortigas. Oh, malayo nga. Sa Pilipinas ha, malayo yun. Pero dito, yung parang Yakit Ortigas mo, ay, Diyos ko, day! Diyos ko, Zay! Sisiw na sisiw lang yun. Dito malapit lang yun. Kaya pag kunyari bago ka dito, may mga makilala ka. Pag sinabi, tara, punta tayo dun sa ano, malapit lang yun. Yung malapit sa kanila, malayo yun, guys. Promise. Pero dito kasi nga, malaki yung mga kalsada, puro highway. So pag sinabing malapit lang, medyo malayo yun kasi nga highway yung mga dadaanan. Ako nga dati, Paranaque ka rin pala, no? Saka sa Paranaque. From Paranaque to BGC, layong layo na ako eh. Wow. Lapit lang, parang 6 kilometers lang yun eh. Basta malayo yun, pero masasanay ka rin.
Imagine, napanoorin mo yung previous video ko, yung bago pa ako dito sa Amerika, yung commuter ako. Ay, sobrang layo talaga. Pero sa Chicago naman daw muna kami ng 1 month bago lipat sa Army. So yun, pag nandito na kayo sa Chicago, enjoy nyo yung city. Mag-mask malamang kasi bawal. Hindi kayo papasukin sa mga restaurant or sa mga mall. Anyway, yun nga, 1 month ka sa Chicago, enjoy mo kasi maganda dito sa city. Pag pumunta ka na sa suburb, dun sa Carmi suburb eh. I mean, wala naman kasi masyadong ganap. Maganda tumira sa suburb kasi nandun yung mga mansiones, nandun yung mga malalaking bahay. So, yun. Pagbibili kang bahay sa suburb, malaki talaga. Lasing na. Ano ba yan, guys? Hubog na! Hubog na lagi. Hanga din ako sa inyo, sir. Yung Tagalog nyo natural pa din. Di tulad nung pinsan ko, wala pa 1 year sa California. Yung salamat niya. Salamat na! Ito ako. Marami akong kilalang ganyan. Mga wala. Okay, wala na ako sasabihin. Baka na naman may lumang basa naman sa big kong hindi maganda. Joke! Pa-picture ako sa inyo, sir, pag nakapunta na ako dyan. Artista! Sige. Wah! Feb 16 daw flight namin. Seryoso ba? Wala, kung makatukoy yung kapitbahay, gagalit yata sa akin ang ingay ko. Feb 16 daw flight namin. Sobrang malapit na! Good luck! Pampagod vibes talaga vlogs niyo. Maraming salamat, sana hindi ka magsawa sa panonood. July Marcelino. Yan. Slang na ako na. Mag-gusto niyo ba slang vlog? Pag slang vlog kaya ako, ayoko kasi baka nakakatawa lang. July Marcelino. Australian. Hi, Vains. Pa-shoutout po. Wow. Ulit, seryoso na. July Marcelino. Hi, Vains. Pa-shoutout po. Shoutout. Medyo hinahanapin kasi baka ano yun tayo ng kapitbahay. Sugurin na ako dito. Mahirap makipag-English. Hi Vince, shoutout po. Shoutout! Noon. Sana more walking vlogs tour at sana minsan masama mo ang mga homeless sa vlogs para makita namin. Hindi pwede. Siyempre hindi ko naman kakilala yung mga yun. Tsaka dito mga Amerikano, ano sila. Iko-call out ka talaga kapag wala ka 6 feet. Sabi nila, wow, 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 gagawin mo yun. Social distancing gagawin. Ay, basta. Maarte sila. Jay, joke lang. Nag-iingat lang, pwede ba? Iingat lang. Pag ano na siguro, July. Pag July na. Pag pa lang. Eh, Courtney. Anyway, yun nga. Kapag siguro safe na, pwede ko silang isama kapag okay lang din sa kanila. Kasi, big deal din sa kanila yung privacy eh. Hindi sila basta-basta nagpapakuha ng mga pets. So, yun. Keep safe and God bless. Keep same to you, July Marcelino. Marcelino. Keep safe, God bless. Subscribe. Next is Mark Kevin. Good morning, ka-idol. Kamusta na po kayo dyan? Haha, feeling. Feeling frenzy ako. Ano ba, okay lang? Ako nga ganyan din eh. Anyway, idol, yung pong intro nyo dati sa Ang Katotohanan. 1 year ago na po yun. Hey, na-miss ko lang po kasi. Naalala ko lang po, nung una ako nanonood sa vlog mo, nakanood sa vlog mo, yung po ang intro ng music. Hehe, ingat po lagi dyan, idol. Waiting pa din po ang... Ano, ba't ganito magsalita? Ang bagay magsalita. Hehe, ingat po lagi dyan, idol. Waiting pa din po ang magiging asawa ko at anak ko sa skin nila sa interview. God bless po lagi, idol. Let's go! God bless din sa'yo at sa pamilya mo. Yun, ganun. Antay-antay lang schedule. Okay lang yun. I mean, enjoy nyo na lang muna na dyan kayo. Pero kasi nga, makakarating din naman kayo dito eh, di ba? I mean, hindi naman syempre agad-agad yun. All I can say is, or suggest, is enjoy nyo muna ang Pilipinas kasi mamimiss nyo yan. Yung intro, bakit, alam ko na, panoorin muna natin. Every time I see you get a feeling like I'm so hot. Tell me, am I dreaming? How the hell you looking so... Ayun. Ano yun, na-copyright yung kantang yun. Kasi syempre, bago-baguhan pa ako dati. Wow, kala mo pro. Bago-baguhan pa ako dati. Alam ko, no copyright yung song na yun eh. Pero siguro, copyrighted na ngayon. Kaya na-hit na ako. Pinano na, tanggal na. So, yun. Kaya nagbago ako ng intro ngayon. Okay na may intro ko ngayon ah. Di ba? Next is JL. Ito na si JL. Kasing yaman ata ni Justin Bieber o Will Smith yung nang mamata ng mga Pinoy men eh. Eh di siya na. Baka nga. Baka ano. Baka talagang millionaire. Diba? Baya mo na yun, JL. Death Cloud.
Sir Vince, hinays ako kung baka tumas ang sugar. Salamat sa pagsagot sa tanong ko. Welcome. Oo nga. Naku, nakatakot parang magka-diabetes. Diabetes! Di ba ganun sa Pilipinas? It's diabetes! Diabetes! Thank you, that clown. Kayo din. Hinay sa Coke kung malakas kayo sa Coke. O sa kanin, bilang tayo mga Pinoy, malakas magkanin. Cause kanin is life. Carbs yun, guys. Wow! Fitness instructor! So yun, next. Danica. Ay, isa pa pala. Yun nga ang isang mahirap sa US, talagang DIY dahil mahal ang labor ng magpagawa. Totoo. So yun, yung cabinet ko, pukpok niyan. Though ano naman na, parang provided na yung item na sa kahon pag binili mo sa Walmart or somewhere. Ikaw na lang yung mag-assemble. Ganun. Parang Tamiya. Mga ganun. Danica. Ito pala, Danica. Yes po, yung halo-halo challenge. Yung kakainin yung snow. Stay safe and warm. Hindi ko kaya yata. Danica, kasi baka may wiwi ng ow-ow! You know? So, tinry ko na dati. Pag nahanap ko ulit yung story ko, kasi around ganitong taon din yun. Ay, taon, ganitong month din yun eh. Ew! Joke. Stay safe and warm too, Danica. Ayon! Next is Mabel Co. Hello, Sir Vince. I watched this video last night, pero nakatulog ako kaya tinuloy ko now while having breakfast. Ba't mo ko tinulugan? Okay lang, ano ba? So, grabe naman. Ano to? Kaya tinuloy ko na while having breakfast. Ay, grabe. Alam mo, grabe ka. Salamat, Mabel. Pag mo nakatulugan na. Also, may kasulit ako. About taking NCLEX. Alin po ba mas mabuting gawin? Mag-take dito sa Pinas or dyan na lang po ba? Ba't ba ako ganun magsalita? Ano ba? Lasing na ba ako? Also, may question po ulit. About taking NCLEX, alin po ba mas mabuting gawin? Mag-take dito sa Pinas or dyan na lang po ba ma-approve tourist visa namin? Baka kasi maging dahilan ng pag-deny ang NCLEX sa interview ng consul. Totoo. What's up? Thank po, Sir Vince. And also, my work opportunity din po ba ang mga computer science grad? Okay, sagutin natin ang una. Ako, suggestion ko lang naman to, ano? At base sa mga aking ibang kakilala. I suggest, dyan ka na lang mag-NCLEX. Kasi ngayon, wife ko dyan din naman nag-NCLEX. Tapos alam ko yung mga iba niyang kakilala. Dyan rin nag-NCLEX sa Pilipinas. Pero nasa sa'yo naman yun. Pwede rin naman dito. Pero yun nga. Kasi nga, kapag tourist... may sinabi ka ba tourist visa? Yun. Pag tourist visa, talagang dapat vacation or tour. I mean, you know, para... Tapos yung NCLEX, available naman kasi sa Pinas eh. So, pwede mo na siyang gawin dyan. Pares lang naman yun. Ang kinaibahan lang yung kung saan kang lugar nag-take. Also, may work opportunity. Oh, computer science, marami. Marami naman. Parang yung kaming mga accountant. Yun yung mga accountant, nasa finance, nasa corporate, nasa yun mga anything, corporate jobs. Ganun din naman tong computer science. So, I guess, meron. God bless you more, Sir Vin. Sayaan mo na yung isang negative, insecure lang yun. Grabe. So, ano, Mabel ko, salamat. God bless you too. Ingat palagi. Ayan, tapos sumagot si ano, Cricket Aya. Hello po, USRN. Ah, ano sila, ipag-usapan natin. Medyo mahigpit po ang US Embassy sa pagbibigay ng tourist visa if malaman na nurse ka dahil madaming nurses before na nag-DNT. So, yun. But if you are lucky na mabigyan ng visa, you can take it in US instead of taking the Philippines. Since mahirap din ngayon magpaskin ng exam sa Pearson VU PH dahil sa COVID restrictions. But be sure na po hindi kayo mag-overstay as tourist para if you plan to work there, malinis po ang record nyo. Very well said, Cricket Aya. Tama din naman yung tama, actually, perfect yung sinabi niya. Mabel ko, thank you, sis. Sa pag-reply, we will keep this in mind. Pwede ba maka-take doon kahit tourist visa lang? And yung payment po, mas mahal din ba? Ayan na. So, sabi ni Cricket Aya. Yes po, pwede po magka-take sa US kahit tourist visa ka lang. Same lang po ang payment sa exam kahit sa US kayo mag-take. Normally naman po yung application for eligibility to take the NCLEX ang magkaiba ng bayad and it varies per state. Pero yung sa ATT at scheduling of exam, halos same lang po ang payment anywhere you take. Ah, perfect. Mabel ko, thanks a lot, sis, for clarifying. Maraming salamat kay Cricket Aya for answering Mabel's question. Yan, next. Ito naman kay
Cricket Aya tayo. Sir Vince, ang alam ko po mabilis lang ang fiancé visa pero mas mahigpit ang pag-scrutinize ng documents kasi madaming cases ng fraud relationship. Diba? Mas tedious din ang background check pagdating dyan sa US and may maximum months lang na dapat magpakasal, makapagpakasal agad or else kailangan umuwi ng Pinas. Anyway, I have an EB3 application and still waiting po lang palang sa approval. Medyo matagal ngayon dahil ng pandemic. Hopefully, ma-approve na nang makarating na rin ang family ko dyan. More power and stay safe. Maraming salamat, Cricket Aya. Una-una sa pagsagot kay Mabel. Thank you din sa pag-feed ng information kasi syempre pati ako in a way natututo kasi syempre hindi man ako bita-bita talaga palagi. Na-appreciate ko din naman at ina-acknowledge ko pag ano, may natututunan ako. Kaya thank you, Cricket Aya. Yon, EB3 application, still waiting po pa lang sa approval. Oo, yun yung medyo matagal na part. So, kasi yung sa amin, nung na-approve, tapos yung next, diba, is yung pag sa schedule na ng interview. Yon, medyo mabilis na lang yun. Hindi naman sobrang bilis, pero hindi siya ganun katagal gaya nung sa pag-approve. Pero, you'll get there, for sure. Lalo, nurses. Grabe, hindi palaging in demand dito yun eh. Yan, para, yun nga, hopefully ma-approve na para makarating na kayo ng family mo. Sorry ang ingay sa labas, sa bintana tayo. Snowing. Leah Carriaga. Funny, thank you. Wow, feeling funny. Jericho Dizon. Idol, tanong ko lang bakit maraming homeless dyan? Napakayaman ng Amerika, huwag mo na pansinin yung naiingit sa'yo. Gawa ka na lang palagi ng vlog. Pwede ka ba magpunta sa ski resort? Mag-snowboarding ka naman? Joke lang, huwag mong pansinin yung mga naiingit nga. Ingat, pa-shoutout. Jericho Dizon, shoutout! Chiyo, bro! Yun. Bakit maraming homeless? So, yun nga. Meron din, hindi naman lahat ng tao dito may kaya, hindi naman lahat may yaman. Marami ding homeless. Yun nga, nagiging homeless sila kasi yun nga, nawala silang pera. Kinikout sila nung landlord nila kung nagre-rent sila. Hindi makabayad ng mortgage. Ibig sabihin, pag hindi ka nakapagbayad ng mortgage mo sa bahay, tapos nabaon ka na sa utang, pinalayas ka na. Yun yung mga rason pa ba't nagiging homeless. Druggy, yung mga drug addict. Basta, so yun. Tapos hindi na sila kakaroon ng mga opportunity in life. Kaya ganun yung nangyari sa kanila. Pero okay din yung gobyerno dito kasi meron talagang pondo for them. Meron yung mga nasa home for the aged ha. Yung mga matatandang homeless. Nandun sila. Homeless sila pero I mean nandun rin sila. Pumunta sila sa nursing home or yung iba nga naka-admit ba tawag dun? Resident yata. Ay, grabe. Ang labo ko na pala. Sorry, hindi kasi ako tumitingin sa screen. Sorry, sana hindi kayo umalis. Grabe, I think I'm drunk. Wow. So, ayun, yun, sabi ko na nga Jericho Dizon, no, kinat ko, bigla ko nakita, ang labo ko na eh, para akong Japanese video eh. Wow, joke lang. Joke. Gawa ka na lang palagi ng vlog. Totoo, gawa ako na gawa, maski yung iba, hindi mo nagugustuhan. Ski resort, grabe. Ang tamad ko kasing tao eh, no? Pero gusto ko yung ganun, matry talaga. Promise, pupunta ako sa ganun para maging, ano yun? Achievement unlock. Wow. Sige, next time. Pag meron tayong time. Huwag mo pansin. O yan. Oo nga. Bayanan natin. Huwag natin pansinin yung mga ganun tao. Out ang Negatron sa channel na ito. Ingat-ingat ka din, bro. Next, Ming, can you share scary moments or stories you have in US? So, yun yung medyo scary na part. Ano ba? Horror? Ayoko, hindi ko kaya horror. Ano ba yan? Wait nga. Ayoko nga na horror eh. Bakit? Gabi na kasi 11 na guys. Yung ano na lang, yung story, parang medyo scary sa part ko. Yun nga, yung parang na-raises ako ng very light. Nakawinto ko na ito eh. Pauwi ako noon. Sinerulit. Pauwi ako noon, tapos sa bus ako. Medyo hindi naman sobrang puno yung bus kasi hindi naman pwede punuin yung bus dito eh. Puno siya. Tapos, natapat ako doon sa medyo may edad na babae, puti. Tapos pagkadating na, bago ito mag-COVID, may COVID na pero hindi pa required yung mask. Around ano to, April yata, bago ako maliwop sa trabaho ko. Sabas ako, natapat ako doon sa alley. Ginawa ba naman? Wala pang mask ngayon. Yung jacket niya, ginano niya sa mukha niya. As in todo, yung zipper hanggang dito. Ako, wala lang, napansin ko lang siya. Pagtingin ko sa kanya, nakatitig sa akin. Tapos, ayun, kinatagalan, tumayo. Kala ko naman bababa na okay, so pinadaan ko. Lumipat ang upuan. May tas yung mga tao parang, ano, napansin yun. Kaya parang naano lang ako kasi, parang bastos.
for me. Bilang sensitive ako kasi Pinoy ako. Joke. Dami sinabi. So, Ming-Ming, wala naman masyadong scary. Ano, kasi ako, gusto ko palagi lang masaya eh. So, ano, yun yung, for me, scary lang. Yun nga, yung mga riot dito sa Chicago. Doon ako natatakot. Tsaka yung mga carjackings. Hindi ko alam kung umaabot dyan sa Pilipinas yung balita, pero ngayon talamak yung pagkarnap yung mga sasakyan. Yung karnap, iba pa ginagawa nila, talagang tututukan ka ng baril. Nababalita dito, anyway. Scary, yun yung talaga scary. Yun yung everyday dilemma namin dito. Next is Al Anthony Fred Enriquez. Hi Sir Vince, salamat sa pag-notice and yes, tumpa ka dyan sir. Isa din kasi akong panikero. Yung tipong dapat makahanap ako agad ng work dito, yung tipong gigil ba? Salamat sa mga advice, Sir Vince. Hopefully, makahanap na din ako ng work. More power and God bless. So, Al, makahanap ka rin ng work. Alam, nagigits kita kasi ako, kakarating ko pala nga dito, diba? Gusto ko na maghanap ng work, tapos bigla ko na lang marirealize. Ay, wala pa pala akong social security number, tsaka, ano to? Nung green card. Ginawa ko, try lang ako na mag-apply kasi alam ko namang hindi agad-agad mag-respond yung mga HR, di ba? Pero yun, makakahanap ka rin ng work. Pray lang. JL. JL ulit. Ako ba yung tropa mo dito na sinasabi mo? Assuming lang. Oo nga. Taga-Assumption College ka ba, bro? So, ito si JL. Ito yung palagi ko samang kainuman doon sa Romeoville pag bumabiyahe ako doon sa suburb. Siya yung kashat ko. Gaya ngayon, sumasat nga lang ako mag-isa. Joke. Hindi siya joke. Parang nakakatakot yung sinabi ko. Mag-isa. Okay. Oo, JL, ikaw yung sinasabi ko. Nandito na ngayon. Next, Winelyn Torres. Ayon. Oh, chika uli with Quiz Vince. Ask ko lang po kung anong course nyo sa Pinas at ano po ang naging work nyo po sa US. God bless po. Grabe, nood-nood din ang vlog, Winelyn. Nandun yun sa mga, ano, mga lumang video. De, joke lang. Ang layo na kasi, no? Pero pag may time ka lang panoorin mo. Kung paano ako nagsimula sa, I mean, pag-vlog sa Pilipinas hanggang sa ngayong artista na ako dito. F na F. Ano ba yung course ko? So, yung course ko sa FEU ay Bachelor of Science. Wow, pinagagda yun. Hindi, maganda naman kasi talaga. Bachelor of Science in Commerce, major in Internal Auditing. Wow! Ano ba, may major para pang malakasan. Well, hindi naman bidil sa kanila dito yung anong course mo eh, ganyan eh. Ah, naging yung work ko sa US. So, nung dumating ako dito, yun yung after 3 months, nakahanap ako ng work sa, sabihin ko ba? Doon ako nag-work sa head office dito sa Chicago, general accountant. I mean, yung pinaka-work is reconciliation, bank recon, ganun. Tapos yung company na yun, ano yun? Kami, sila yung company na yun, yung largest parang concessionaire or parang food court or fast food sa loob ng mga baseball stadium, basketball courts, basketball gyms, yung sa mga sikat na ano, NBA locations like Jazz sa Utah, United Center dito sa Chicago, what else? Staples Center sa California. Tama ba? California ba? Basta yun, anyway, yun yung ginagawa ko na accountant yung ano ko, reconciliation yung work ko ng iba't ibang mga NBA restaurants. Wow, NBA restaurants. So, yun. Tapos after nun, 1 year ako dun, natanggal ako sa trabaho. Kasi, yun nga, layoff COVID. Tapos, ang next work ko na ay, basta, ditong head office, international bank siya na meron din dyan sa Pilipinas na branch. Yun. Napin nyo lang ako sa link. Hindi ko nababanggitin dito. Parang walang issue. Yan, ganun din yung work ko. Bank reconciliation. Ganyan. Next, Cabalen SA, Texas. Enjoyed watching. Thanks. Please subscribe. And leave a comment. Nag-leave ka na nga. Pero leave a comment again. And lastly, for the day. Hello po. I am Jet. Hello po, Sir Vince. Ay, medyo mahaba. Wait lang. Hello po, Sir Vince. Napanood ko yung previous video niyo about sa work life dyan sa Amerika at paano din mag-migrate and magkaroon ng trabaho dyan sa US. Isa akong IT college student. Dear Charo. Isa akong IT college student at ilang konting taon na lang graduate na ako. Nandito po ako sa Pinas at yung tita ko po nandyan po sa Arizona dahil married siya to a white guy. Which makes that white guy as my uncle. Yeah, clearly. Bala kong pumunta dyan
and bisitahin yung tita ko at yung uncle ko po para makitaan mag-spend ng time sa kanila. Okay? Diyan na rin po ako titira sa US para mabantayan ko po yung tita at uncle ko po. While I'm doing that, kukuha po ako ng IT career dyan sa US at hopefully someday make my own video game company. Wow! In there, and also habang binabantayan ko po sila, gagawin ko po yung sarili ko po dyan na maging isang music artist dyan. Pero ang tanong ko po, paano ko po ba magkakaroon ng tirahan dyan after ko pong mag-graduate ng IT course? Also, I would like to take the US citizenship to be honest. Okay, so if maganda, actually maganda yung goals mo, no? For, ganun din naman yung karamihan, di ba? Parang very, I wouldn't say too good to be true. Pero ito yung precise or ito yung best example ng parang successful na path, di ba? Ang dami ko sinasabi. Kung gusto, yun nga, kung gusto mo gumawa ng video game company, maganda yan kasi grabe yung boom ng technology. Bilang 2021 na ngayon, lahat tayo nagtatransition na tayo to technology channeling. So video game company, sobrang G yun, bro, gawin mo yon kasi maganda. Yayaman ka doon, panigurado. Kung, I mean, yayaman ka kung maging successful yung video game company mo. Okay, wow, Arizona, never been there. Gusto ko makapunta ng Arizona. May mga tropa din ako dyan eh. Pwede ka yun. Pwede ka namang ano. Kaso paano ako pupunta ka dito? Kung paano ka mag-migrate? Nag-ano ka na ba? Apply ka na ba ng permanent residence? Ganon. Kasi, ang alam ko, hindi ko alam kung pwede mag-petition yung uncle tsaka tita ha. Ang alam ko lang is parents at sibling. Pwede sa iyon nga. Parents, sibling, and children. Yung pwedeng i-petition. And spouse pala, I mean, pwede rin. Pero pag uncle or aunt or tita, hindi ko sure. Sa mga nakakaalam, pwede ba yon guys? Comment down below para matulungan natin si I Am Jet. And by the way, he's the last commenter. Dito naman, maski hindi ka pa college graduate, makapaghanap ka talaga ng work. Lalo itong course mo, medyo in demand to ngayon eh. Lalo sa Google. Or yun nga, mag-startup ka ng sarili mong company kapag meron ka ng capital. Pero habang wala pa, syempre, work-work ka din. Dito naman kagandahan, maski hindi ka graduate ng college, yun nga, gaya yung plug-in sinasabi, maraming trabaho, guys. Ako nga, tawag dito yun nga, as other than sa pag-YouTube, kasi though hindi ko kinoconsider yung YouTube as work, hobby ko lang talaga to, o feeling. Maraming work dito. Marunong mag-drive, mag-deliver ka ng food, like me. Nagaganon ako, I tried once, gaya yung sinabi ko, pero hindi ko na na-try, pero at least I've experienced it, you know? Hindi ko na-try ulit-ulitin. Pero until now, active pa rin yung account ko, yun yung kagandahan. Hindi nila ako kinutugi dun sa app. Mag-online lang ako, tapos pwede na ako lumarga at mag-deliver. Ganun din, gawin mo. Alam mo, malaki-laki din. Hindi naman sobrang laki yung kita, pero pwede na. Makakatulong din siya. So, about sa tirahan naman, dito ko makatira sa tito, tita mo, joke. Kung mapahig sila. Kung hindi, pwede ka naman mag-rent. Marami naman rent. Kaya ka nga mag-work, di ba? I mean, mag-rent ka. So, magtrabaho ka din. Kung ayaw ka nilang patirahan dun sa bahay nila, okay lang yun. Kaya mo yan. You're a big boy now. So, yun. Tapos gusto mo maging music artist, okay din yan. Follow your dreams. Follow what your heart says. Kasi yun, actually, tanong niya, paano po ba magkakaroon ng tirahan dyan after graduate ng IT? Yun, mag-ipon ka lang after 2 years of staying here, after 2 years din ng work mo, experience, I mean, pwede ka na mag-apply ng mortgage ng bahay. In short, pwede ka na makabili ng bahay. Yun ay kung may pang-down ka. Malit lang naman. Actually, dito, kung ano-ano na sinasabi ko, diba? Kasi tanong mo naman about sa bahay. Around, ang lowest minimum na pwede mong i-down is 3% of the purchase price ng bahay. Yun, kung gusto mo sarili mong bahay, pwede. If not naman, kung bata ka pa, mag-rent ka muna, maraming, basta mag-work ka, di ba sabi mo, mag-work ka naman. Tapos on the side, mag-ano ka rin, alaga mo yung tito-tita mo, basta doon ka nalang makitira sa bahay nila, para walang gastos. Palamunin. hindi naman, may makikitira ka lang. Bilang baguhan ka dito, papayag yun, ganun naman tayo mga Pilipino. Maganda ang ating, meron tayong strong family ties. Masyado tayong hospitable sa mga tao. So, kung hospitable ang mga Pinoy sa mga bisita, dapat ganun din sa kapamilya. Okay, that's it for today guys. Maraming salamat sa panonood. Kailangan matulog because I have a regular job for tomorrow. Tapos YouTube sa hapon and gabi. Wow. Maraming salamat sa mga nagpadala ng comments dito. Kapag bago ka sa channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. 70% of the viewers are not subscribed.
Please subscribe guys. Hindi, joke lang. Pero, yan. Makakatulong yun para makakreate ako ng more content para sa inyo guys. At kapag umabot ka sa part na ito, maraming salamat. If you reached this far, thank you very much for watching kasi alam ko mahaba itong video na to. As always, sabihin nyo kapag medyo iksian ko lang paano yung sistema, anong maganda. Sagutin ko ba lahat talaga ng nasa comments? Ganun yung ginagawa ko ngayon. Let me know, mag-suggest kayo anong ways para ma-improve ko ang viewing experience nyo. Wow! Ganun, very formal, very professional. Don't forget to follow me on my social media accounts, Facebook, YouTube, Instagram. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo.